everyone, it's me, Lauren Q. I'm back. Kilabos niyo lahat. Magandang tanghali po, Mama Sam. Magandang tanghali. Hello, 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 hello. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, sa lahat naman ng mga bago naming subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ni Lauren Q. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Ayan. So yun, Mama Sam, bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, kamusta ka po muna? Eto, syempre busog na busog ako kasi kakakain ko lang. Medyo pagod kasi syempre nag-prepare kami for Christmas presentation namin for next week. Tapos meron pang competition sa next week din. So medyo ang dami kong ginagawa ngayon. Pero syempre laban lang, Lore. So yun, Mama Sam. Ako naman po, Mama Sam, okay naman din po. At yun nga, patapos ko lang din kumain at yun, kakarating ko lang din galing school. Ayun. So syempre excited tayo kasi ito nga, ngayong oras na nagaganap nga ang Miss International 2022. Saka syempre nandoon talaga tayo sa exciting moment kasi syempre si Hannah Arnold, sobrang tagal niya nang hinintay ang pageant na to. Kaya talagang lahat tayo ay nag-aabang kung si Hannah Arnold nga ba makakapag-uwi ng corona ngayong taon na to dito sa Miss International 2022. Ayan. So yun na nga, Mama Sam. Mamaya na nga ang coronation night ng Miss International 2022. Ay, Mama Sam, ano yung inaasahan mo mamaya para sa coronation night ng Miss International 2022? Siyempre, alam naman natin ng Miss International na simplihan lang lagi ang kanilang pageant, di ba? So, wala naman ako masyadong ina-expect na bongga kasi alam ko naman ang pageant ng Miss International. So, ang inaasahan ko, siyempre, makakapili sila ng mga kandidata na talaga namang fit na fit para sa pang Miss International. Yung top 15 nila, yung alam mo yun, yung pasok sa talaga sa panlasa ng lahat. Yes, oo, tama ka dyan. At Mama Sam, ito, napasilip na nga ni Miss Hannah Arnold ang kanyang gagamiting gown. Ano pong masasabi mo dito? Tingin mo okay to at yung styling niya, Mama Sam, tingin mo maayos ba yun? Okay, so nakita natin ngayon sa Instagram yung kanyang gown na gagamitin niya sa finals dito sa Miss International. Suot-suot niya na yon, tapos nakapusod yung buhok niya. To be honest, para sa akin, maganda. I think gold is gold. Okay yung gold kasi 60 years anniversary ng Miss International ngayon. Para sa akin, tamang-tama yung kulay, tamang-tama yung hat para kay Hannah Arnold. At depende na yan kay Hannah Arnold kung paano niya idadalhin yung kanyang sarili sa harap ng mga hurado ngayong araw na to. Ang hinihintay ko dito kay Hannah Arnold, syempre, yung kanyang speech. Kasi ito yung pwedeng magpanalo sa kanya. Yung speech, tapos yung ayos niya, yung makeup niya, yung gown niya. So nakita na natin yung gown. So medyo hindi naman ako parang natakot na ako, ba't ganyan yung gown ni Hannah Arnold? Actually maganda. Nagandahan ako ng bonggong-bongga. Tapos yung ayos niya, winner naman. But syempre mamaya makikita natin yan kung paano ni Hannah Arnold i-represent ang kanyang sarili dito sa Miss International 2020. Yes, aabangan natin yan, Mama Sam. Kung gugulatin nga ba tayo ni Hannah Arnold? Totoo. Mama Sam, ito naman. Sino-sino ang nakikita mong maglalaban-laban dyan sa Miss International 2022 mamaya sa coronation night? Siyempre, nandiyan yung mga frontrunner. May mga dark horse candidates din. Sa frontrunner, siyempre, nandiyan si Peru, Mexico, Philippines, at saka syempre si Germany, si Peru, si Mexico, si Philippines, si ano ba to? Colombia. Cobo Verde. Andiyan dyan din si Colombia na talagang makikita din natin yung galing niya at lakas niya. Si Nicaragua, gusto ko rin yun. So maraming kandidata na talagang magagaling dito sa Miss International. Andiyan din naman sa mga dark horse si Miss Germany, imposible din na makapasok dito sa competition ng Miss International. At saka syempre, nandiyan din si Vietnam na pwede din umarangkada. So sila yung mga nakikita ko na talagang magkakabugan dito para sa corona ng Miss International. So sa akin, para sa nakikita ko laban kay Hannah Arnold, tingin kay Hannah Arnold, para masungkit yung corona, andiyan si Miss Mexico. Si Miss Mexico talaga ang isa sa mga maiinit na kandidata ngayon. And then, andiyan si Miss Peru.
si Miss, pero alam naman natin na abangers talaga pa sa corona. Yung alam mo yun, anytime pwede siya ang putungan ng corona. Andiyan dyan din si Miss Vietnam. Si Miss Vietnam, alam naman natin na medyo malakas ang Vietnam sa in terms of support from the Vietnamese, di ba? So, hindi ko alam kung i-consider ba ito ng ano, i-consider ba ito ng organization ng Miss International. And then, of course, si Miss Indonesia, pwede din makapasok mamaya si Miss Indonesia. Pwede din namang maligwang, di ba? So, hindi natin alam kung sino ba talaga yung magbabakbakan mamaya. Pero, for sure, yung mga frontrunner, aari ba ng bong-dong-bong? Oo naman, mamasa. Minaasahan din natin. Mamasa, ito, nabanggit mo na nga dyan yung mga top contender ng Miss International. Mama Sam, sino-sino ang nakikita mong dark horse naman ngayon sa Miss International? Tulad nga na sinabi ko kanina, ang dark horse candidates dito ay si Miss Germany. Isa yan sa mga parang imposible na makakuha ng corona ngayon. So, si Miss Germany kasi medyo iba yung attempted. Medyo nakakatakot. But tignan natin si Miss Germany. Ako ng Mama Sam, I think ang dark horse ni mamaya si Miss Canada. Sa parin yun, di ba? Pwede din. Mama Summit na naman, ano naman pong masasabi mo na nawawala ng kumpiyansa ang mga Pilipino fans ni Hannah Arnold na baka daw matalo si Hannah Arnold? Nawawala yung kumpiyansa nila na makuha ni Hannah Arnold ang corona ng Central National. To be honest, guys, yung galawan kasi ni Hannah Arnold dito, ipinresent lang niya kung sino ba ang isang Pilipino fans. At yung nakita natin dito kay Hannah Arnold ay galawang binibining. Sabi nga ganun, once you are binibining, you are always a binibining, di ba? So nakakatuwa kasi hindi natin nakita si Hannah Arnold katulad ng ibang kandidata na parang gigil na gigil sa corona. Hindi siya napipressured, tamang timpla, tamang lakad, tamang styling. Everything is perfect for Hannah Arnold. So, nalulungkot lang ako yung iba, nawawala ng kumpiyansa para kay, kay Hannah Arnold na makasungkit ang corona. Pero ako hindi. I'm still nandoon pa rin sa paniniwala ko na kaya ni Hannah Arnold masungkit mamaya ang corona na Miss International. Ako din naman, Pam. Ako din naman, Pumama, sa malakas ang tingin ko na kaya namang magpagsabayan at kayang-kaya makuha ni Hannah Arnold ang corona ng Miss International. Mm-hmm. At malalaman natin yan maya-maya. Diba? So ako, I'm so excited for Hannah Arnold. Sino ba nakikita mong mananalo dito, Lauren? Mama Sam, ang nakikita kong possible na manalo mamaya sa Coronation Night ng Miss International ay si Miss Mexico at saka si Miss Philippines and of course Miss Peru. Sila kasi talaga, Mama Sam, yung as in ano yung naglalaban-laban talaga sa corona. Ako din naman, ayun din naman yung ano ko, but I choose Miss Philippines. I think kasi iba yung atake ni Miss Peru eh. Si Miss Peru kasi yung atake niya, lakas maka Miss Universe. So, I think runners up to. And then si Miss Mexico, possible. Possible na makuha niya ang corona. Pero ando doon pa rin ako sa paniniwala ko na kaya ni Hannah Arnold to. Oh naman. May trust din naman ako kay Hannah Arnold. Kayang-kaya niya. Basta tingin ko, Mexico or Philippines, Miss Peru. Pwede masungkit yung corona. Saka isama mo si Germany. Naku, baka si Germany ang makakuha ng corona. Well, let's see, Mama Sam. Pero ito po, Mama Sam. Ang corona ng Miss International 2021 ay galing sa Asia. Mama Sam, tingin mo, mananatili kaya ang corona ng Miss International 2022 sa kontinente ng Asia o lilipat ito ng ibang kontinente? For me, I think mananatili ito sa Asia. Kasi syempre si Hannah Arnold na yung bet kong manalo. So I think nasa Asia pa din ang corona ng Miss International. Ayan. Pero Mama Sam, hindi natin yan alam. Aabangan natin yan mamaya sa Coronation Night. Oo naman, lahat naman tayo excited. So magaganap ang Coronation Night nila ng alas 2 ng hapon. So antabayanan natin mamaya si Hannah Arnold kung siya na nga ba makakasungkit ng corona ng Miss International ngayong taon na to. So guys, kayo guys, ano guys ang tingin nyo? Kaya nga ba ni Hannah Arnold masungkit ng corona ng Miss International? At tingin ba ninyo, sino sa kanila ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na to? Please comment below para at least malaman naman namin kung anong opinion nyo dito sa mga pinag-uusapan na.
Ayan, at wait, dagdag ko lang, please comment down below ang nakikita niyong dark horse na papasok mamaya sa semifinals ng Miss International. Tatanungin sana kita, tingin mo, sino ang top 10 mo? Mamasa mo kay, sige, eto na ako. Ang top 10 ko dito sa Miss International, so, para sa 10 spot, Cabo Verde. Number 9 spot, Mama Sam, si Miss Australia. Number 8 spot, Mama Sam, si Miss Canada. Number 7 spot, Mama Sam, si Miss Nigeria. Number 6 spot, Mama Sam, si Miss Colombia. Sa number 5, spot naman po, Mama Sam, si Miss Germany. Number 4 spot, Mama Sam, si Miss Nicaragua. Number 3 spot, Mama Sam, si Miss Peru. Number 2 spot, Mama Sam, si Miss Mexico. And number 1 spot, syempre, ang ating pambato na si Miss Philippines. Ako naman, sa akin, I think, ang makakapasok dyan mamaya, syempre, Germany. Andiyan dyan, syempre, si France. Andiyan dyan, syempre, si Miss Vietnam. Andiyan dyan, syempre, si Miss Cabo Verde. Andiyan dyan, syempre, si Miss Indonesia. I think, pwede siyang wala, pwede nandyan. And then, I think makakapasok din mamaya, syempre, si Miss Colombia. And nakikita ko rin si Miss Mexico, si Miss Peru, and Miss Philippines. At saka, may isa pa. I think si Miss Nicaragua. Pero syempre, ang akin number one, si Miss Philippines pa rin. Hindi ako bibitaw kay Miss Philippines. Siya pa rin yung nakikita kong pwedeng manalo ng Miss International ngayon. So, syempre, abangan natin yan mamaya, Lori. Kung sino nga ba makakapasok sa semifinals na Miss International? Tignan natin kung yung mga nabanggit mo ay ilan ang papasok at ilan ang maliligwak. At saka, syempre, ando doon ako na lalaban at lalaban si Miss Philippines. Na nagtatanong naman sa akin kung kaya mo mag-back-to-back ng Miss Thailand ngayong taon na to, I think malabo ang back-to-back para sa Miss International. Hindi ko alam. Baka ito isa to sa mga maging El Tocuyo, si Miss Thailand. So, yun. So, tingnan natin yan mamaya. Abangan natin mamaya kung sino nga ba ang papalo ng bonggang-bongga sa Miss International 2022. Are you excited, guys? Kasi kami excited. So, please comment below kung sino naman ang sa inyo. So, yun. Ayan. So, lahat na to. Ayan sa lahat na tumutok sa amin ngayon tanghali. Maraming salamat po. At guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe and click na rin po notification bell para lagi kayong updated. So yun guys, always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Chikahan! Paalam! Thanks for watching! We'll be right back.